Kadalasan, kapag may isang Filipino high school standout sa US, kaliwat kanan ang pag-cover ng ating national media sa kanila, katulad ni na Chris Rosales, Kobe Paras at Bobby Ray Parks Jr. Pero bakit sa tagal ng pagsubaybay natin sa mga high school prospects kagaya nila, niminsan hindi natin narinig ang pangalang Jordan Taylor Clarkson? Gaano nga ba kagaling si JC noong high school? Kaya tara mga idol, pag-usapan natin dito sa Basketball Archives Revisited by Courtside Buckets. Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang dito, i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa ating mga uploads. Nag-high school si Jordan Clarkson sa Karen Wagner High School sa San Antonio, Texas. Bilang sophomore, nag-a-average si JC ng 10 points per game. Isang taon ang lumipas, grabe ang improvement ni Clarkson as he averaged 20 points, 6 rebounds and 4 assists per game bilang isang junior, leading his team to a 32-8 record and bringing them in the state semis. Sa kanyang senior year, bumaba ng bahagya ang kanyang production, averaging 18.9 points, 6.1 rebounds and 3.4 assists kada laro. Pero nagawa niya pa ring makuha ang titulong San Antonio High School Player of the Year. Sa kabila nito, mababa pa rin ang tingin ng mga scouts sa kanya. Kaya nga wala tayong mahanap na highlights niya noon. Isa lang siyang 2-star recruit ng ESPN sa class of 2010. Mas mataas pa nga ang naging ranking ni Kobe Paras at Bobby Ray Parks Jr. sa kanya noong high school. Ni hindi nga siya kabilang sa top 100 players ng ESPN. Furthermore, nakarank din siya as the number 75 best player sa kanyang posisyon. At apat na NCAA Division 1 schools lang ang nag-alok sa kanya, namely Texas Christian University, Texas Tech, Texas A&M at Tulsa, kung saan siya nag-commit. Ilan sa mga top recruits na kabatch niya sa class of 2010 ay sina number 2 ranked player Jared Sullinger, number 4 ranked Brandon Knight, number 9 Terrence Jones at number 15 Dion Waiters. Pero look at them now. Lahat sila wala na sa NBA, habang si Jordan Clarkson naman ay nakatakdang manalo ng NBA Sixth Man of the Year Award. So, looking back, hindi man kasing bigat ng iba ang pangalan ni Jordan Clarkson, hindi ito naging hadlang sa kanyang tagumpay. Di kagaya ng mga kabatch niya na after 1 year sa college, nag-declare na para sa NBA draft, nanatili muna si JC ng 3 taon sa NCAA bago magpa-draft. He embraced the role of an underdog all throughout his journey. He kept working because he knows his time will come. At heto ako, gustong sabihin sa inyo na the underdog is now the favorite and his time is now. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.